Nagsimula akong tirador na Emilia. Yung mayor pa lang siya. Upang bumatay kay Camia Cruz. Oo, ako nga! Pag ako nanalang senadora, pagsisisihan mo lahat to. Kung gaano ka tayog ang lipad mo, ganun din kalakas ang pagbagsak mo. You got the vote. Matras na ako. Pag ginawa mo yan, sa pagiging mayor matatapos ang political career mo. I hope you're enjoying the party. Senator! Oh, excuse me. Governor Emilia, how are you? Good, good. Raul? Senator, yeah. Oh, the senators would like to have a word with you. Hello, Senator. Senator Magno, nice Senator Jose. Of course. Yeah. Nice to see you. So? Oh, Arnaldo! Excuse me? Arnaldo, where have you been all day? I've been looking for you sa house. We are already wondering kung magpapakita ka, iho. I know, I'm sorry. May mga inasikaso lang ako, ma. He's so sweet, tita. He actually helped me organize this whole event. Thank you, Natalie. Oh, by the way, where's Ivy? There she is. Gov, I'm sorry I'm late. Ivy, it's Senator, not Gov. Sorry, Senator. By the way, you look so great. Salamat. Shall we get this party started? Sure. Let's go. Yeah, I'm sorry. I'll just get a drink. Oh. Sorry. I stepped on your long, tacky, metallic gown. Ano to? Are you gonna sweep the floor? You're so thoughtful. Ang ganda-ganda mo, Natalie. Pero sana, hindi mo sinuot yung kurtina niyo. Todo na yon? Yun na yon? I agree with Ms. Aguas. Dapat magkaroon ng minimum educational requirements ang mga tumatakbo sa government position. Ako, I'm a lawyer. Ako rin. Emilia. Magkaibigan tayo, pero hindi ko pala natanong kung saan ka graduate. Saan nga ba? Sa ibang bansa. Really? Saan? From what university? Wharton Business School? MBA. Top university? Mm-hmm. Konti lang nakakapasok doon. Ang humble ni Emilia para hindi niya yun isama sa list of qualifications niya. What year did you graduate there, Emilia? Meron kasi akong professor doon na pakakilala mo. Senator naman, if I tell you kung anong year ko nag-graduate, it's like I'm telling you my real age, and I don't want that. Anyways, could you please excuse me? Maghahanda lang ako para sa announcement. Excuse me. Wharton Business School? I highly doubt it. So the rumors are true then? Hindi nakagraduate na kahalay si Emilia? Obviously, yes. Kaya tama lang yung decision natin. Excuse me, Senator Pablo. So, what's your decision? You'll see, Ms. Aguas. Patunayan ko sa inyo mga hayop kayo na mas magaling ako. Mr. Mayor, thank you. Basta pagdating sa service, nangunguna ka. I need your advice. Pakihawak mo na, please. Anong advice ang maitutulong ko? Si Mama, hindi siya ang pipiliin ng partido tonight. Huh? Eh, diba yun naman yung gusto mo? Yun ang gusto ni Lolo. Gusto ko rin naman, pero iniisip mo yung mama mo.
Dahil alam mo, madudurog siya. Well, kilala ko si Emilia. I'm sure kilala mo ang mama mo, Arnaldo. Kakamuhian ka ni Emilia. Gusto mo bang mangyari yun? It seems tonight, I don't have a choice. Pag tinanggihan ko ang endorsement nila, ako ang pag-iinitan ng partido. Naiintindihan ko. Pero Arnaldo, ang partido na papalitan, ang pamilya, hindi. Senator Pablo Alcantara. Good evening. Tonight will mark another milestone sa partido natin. Sayang lang nga at wala dito si Julio. But I'm sure he will really be proud na makita ang isang artyente sa senatorial lineup natin. Ang kanyang heir ang susunod sa mga yapak niya. I'm proud to present to you ang kukumpleto ng senatorial lineup ng Lakas Mamamayang Party. A prolific leader, bata at makamasa. Walang iba. Kundi si Mayor Arnaldo Ardiente Torillo. Maraming salamat. Isang malaking karangalan itong binibigay niyo sa akin. Sa totoo lang, I'm very excited for the opportunity that you gave me. But I can't accept this. Si Governor Emilia ang kailangan pumalit kay Lolo. I'm sorry, but that is the final decision of the party. Take it or leave the Lakas Mamamayang Party. Well, Senator, if that's the case, then we will leave the political party. Thank you so much, Senator, for the memories, but no hard feelings. Shall we go, Arnaldo? Two birds, one stone. Sino ngayon sa atin ang mas magaling na hunter, Mr. Mayor? You've got your scoop already. Governor, sabihin niyo po sa amin. Paano po rin lang nangyari, Governor? Senator, ano yung comment niyo? Come on, here. Daddy? Come here, Natalie. Daddy.
Let's go home. No, Daddy. What's happening? What is happening is that you will break up with Arnaldo. No! That's not gonna happen, Daddy. Are you crazy? Wala na tayong mapapala sa pamilyang ito. They are going down, Natalie. And ayokong hilahin nila tayo pababa. Mahal ko si Arnaldo, Daddy. Wake up, Natalie. Niloloko ka lang ng lalaking yun. He will never love you. No. Dahil may gusto na siyang iba. No, Daddy. This is Ivy's fault. This is Ivy's fault, Daddy. Siya yung sumira ng lahat. Natalie! You ruined everything! Inakit mo si Arnaldo para sirain yung pamilya namin. You ruined everything! Kagaya mo kung mananakit sa akin. Sabi ko sa'yo, huwag ako! I'm sorry, everyone. I have to go. Emilia, wala si Raul. Umalis. Tita, as of now, wala akong pakialam sa Raul na yan. Diyan sa Pablo na yan, may pakialam ako. Anong plano mo? Tiyan, kamusta? Ano kayo nakabalik ka? Apo. Nandiyan siya sa kwarto. Sige pa. Wala akong tirador ni Emilia nung mayor pa lang siya. Malapit na ang katapusan mo, Emilia. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang mga kademonyohan mo. Sisingilin kita, Emilia. Gob, marami pong salamat at pinaunlakan niyo kami para bisitahin kayo ng Inang Maria at para ilibot na rin namin sa bahay-bahay dito sa poblasyon ng Argente. Sige ho, umpisa na natin. Salamat po. Sumasampalataya ko sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maaga tayong luluwas bukas papuntang Maynila, Natalie. Say your goodbyes to Arnaldo. Hindi na tayo babalik sa bayang ito. Anong nangyari? Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santang Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncho Pilato, pinako sa krus na matay at inilipin. Tanawag sa
tinapunan ng mga yumaong. Araw na buhay na mga ulit. Umakyat sa langit, nalulugluk sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rin ito at hukong sa namubuhay at namatay na tao. May kasamahan ng mga banal, may kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay ng huli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggang. Good job. Arnaldo, anak, come, join me. Pinabuksan ko yung pinakamahal kong wine. Galing ako kay Natalie. And I assume na balitaan mo na nangyari kay Senator Alcantara at kulang lang magpa-fiesta ko sa tuwa. Well, ayaw mo no, nabawasan tayo ng isang sakit sa ulo? Cheers! Oh, the wine is so perfect. Jepoy. Hello, Ivy. Si Senator Alcantara. O bakit? Ano nangyari? Inambush siya, Ivy. Wala na, patay na. Jepoy, kailangan natin madaliin ang mga plano natin. Hindi pwede madagdagan ng body count ang mga pinapatira ni Emilia. Yung si Tonyo. Si Tonyo kailangan niyang isiwalat lahat-lahat ng krimeng ginawa ni Emilia. Kailangan niyang isiwalat yun sa korte. Kaya gawin mo lahat ng pinapagawa ko. Huwag kang mag-alala, Ivy. Tulad ng pinangako ko kay Ma'am Priyanka, gagawin ko lahat para hindi ka mabigo. Salamat. Aba, parang masayang-masaya ka kanina pa. Nasugot na ba lahat ng mga pinapanalangin mo, Emilia? Well, you can say that, Tita Clarita, na unting-unti ko na nakukuha ang mga gusto ko. It's Claire. I want you to call me Claire, Emilia. Tita Clarita, Claire, it's just the same, Tita. Magkakaroon ka pa rin ng pamangkin sa Senate very, very soon. At hindi ko lang makukuha yan, Tita, sa sandamakmak na dasal. So what are you up to, my dear niece? Well, Tita, wala naman makakahadlang sa pagtakbo ko sa Senate. Not even that stupid political party. Alam ko naman yung lakas ko at kakulangan ko. Kaya kakailanganin ko si Ivy Aguas. Kakailanganin ko ang impluwensya niya, ang kapangyarihan niya, at higit sa lahat ang pera niya. At si Arnaldo lang ang susi, para mapaikot ko ang babaeng yan sa kamay ko. Kahit na anong mangyari, hindi ka pwedeng mahula sa akin. Akin ka lang. Anak! Takbo! Yes,
sa inyo, nanay ko. Sinabi ko sa'yo, dali mo sa akin yung nanay ko. Okay na ako. Relax mo. Nanay ko. Lily? Lily, anak! Anak, tulungan mo ako! Nay, nasan ka, nay? Anak, tulungan mo ako! Nay! Lily! Anak! Nay! Lily! Nay! Anak! Nay! Anak, tulungan mo ako! Lily! Nay! 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 Anak! Lily, tulungan mo ako. Oo, Nay. Nay! Alam ba ni Nay Carlota yung lakad na to? Maaga siya umalis. Pumunta siyang palengke. Ivy naman. Sepoy, iba ang kutob ko. Dahil ba ito sa panaginip mo? Oo. Hindi ko alam. Basta ngayon, ang gusto ko, kailangan kong puntahan at harapin si Tonyo. Dahil hindi lang naman hustisya ang pinangako ko sa mga magulang ko, kundi pati katotohanan. Kaya pupuntahan ko si Tonyo. Handa ka na ba? Gusto ko lang makasiguro, Ivy. Handa ka na ba humarap sa taong pumatay sa nanay mo? Yun ang gusto kong masigurado, Chepoy. Gusto kong siguraduhin kung patay nga ba yung nanay ko. At kung totoong patay, paano niya pinatay yung nanay ko? Gusto kong malaman lahat-lahat dahil gusto ko tamang presyo ang sisingilin ko sa mga artsyente. Pati kay Diego. Samahan kita. Chepoy, salamat ha. Alam kong may mga desisyon akong delikado. Desisyon na nag-aalala ka. Pero nandiyan ka pa rin. Simula nung niligtas mo ako dun sa manyakis na tricycle driver, hanggang ngayon, nandyan ka para sa akin. Hindi mo ko iniiwan, kaya maraming salamat. Niligtas mo rin ako, Ivy. Mula pa nung sa buhay kalsada. Kaya yung dalawa ni Ma'am Priyanka, utang ko sa inyo ang buhay ko. Sabihin na nating quits lang tayo. Dapat ka lang naman tulungan dahil isa ka mga mabuting kaibigan, Chepoy. Kung tutuusin nga, sobra-sobrang ginagawa mo para sa akin. Minsan nasa peligro yung buhay mo. O delikado yung buhay mo dahil tao ka ni Arnaldo. Lahat pa rin yun ginagawa mo. Ginagawa mo para sa akin. Para matulungan akong makuha ang hustisya ng mga magulang ko. Kaya, Chepoy, salamat.
Nasa loob si Tonyo. Salam.